Magandang araw mga ka-farmers, no? Sa aking kapapanood ng mga videos, ito yung aking nakita. Nakakatindig balahibo sa sobrang dami ng itik. Naisip ko kung paano kaya kung ganito na karami yung ating itikan. So, tiba-tiba siguro tayo. Grabe. Habang pinagmamasdan ko to, naisip ko bakit kaya mag-alaga ng ibang tao ng ganito karaming itik, bakit di natin kaya dito sa Pilipinas. Sa kakapanood yun ng videos, nag-search ako about sa mga itik. Ang pinakamaraming itik na nag-aalaga yung Thailand, India. Kaya naisip ko talaga na kayang-kaya ito gawin sa Pilipinas na ganito karami. Kasi yung klima sa Pilipinas is maghalintulad lang sa bansa na kung saan napakarami ang itik. So kung kaya nila, kaya din natin ito gawin sa ating bansa. Pero kailangan lang natin ng medyo malawak na lupa. At yung papansinin natin, ang kanilang pag-aalaga ng ganito karami is pastol lang. So, imagine mo kung ganito karami ang pupunta sa palayan, siguradong ubos ang peste sa ating palayan. So, ganyan lang sa kanila kadali, ang pag-aalaga ng itik. Pero alam ko, sa simula, mahirap talaga ito. Pero habang ikaw ay patagal ng pag-aalaga ng itik, lumalawak din ang iyong kaalaman kung papaano ito i-manage. Kasi pagkakaalam ko, yung ganito karaming itik is napakahirap na yan i-manage. Pero pag nasanay na tayo, ay para na lang itong laro.